Oh, tingnan mo, di ba? Ganda, bright idea. Hello everyone! Nagbabalik tayo sa ating channel para magagawa tayo ng name tag ng ating mga halaman. Yes, gagawa tayo ng mga name tag, kaya lagyan natin ng mga identification ang mga halaman sa ating hardin sapagkat makakalimutin ako, hindi ako matandain. Sama ko na yan na makakalimutin, hindi maalala yung mga pangalan ng mga halaman. Minsan nga nakipagdebate pa ako sa mga bumibisita dito sa bahay kung ano ba ang tunay na pangalan kasi sila nagbibigay din sila ng mga pangalan, ako din. Ang gagawin natin, maggagawa tayo ng name tag. So, meron ako ipapakita sa inyo na ginawa ko na kanina pa yung mga used spoon galing sa Jollibee ata ito. Yes! Jollibee bacon. So, ginawa natin Empress. Basa ba? Oh, yan, Empress yan. Kasi meron akong nabili kahapon, Empress ng pangalan. So, yan ang una kong sinulat para hindi talaga makalimutan. So, meron din tayong Mayoy. Baliktad ata kasi nasa camera tayo. Mayoy. So, meron akong Mayoy dito. So, balit, palagi ko talagang nakakalimutan pag may nagtatanong, ano bang halaman na yan? Meron pa akong hinanda dito. Isa pa, ice drop sticks. Sobra ito sa mga project ng mga bata. So, ginamit ko na name tag. Ito na. Yan. Sinulatan ko na idea ito para hindi mo makalimutan, para talaga makilala ang isang halaman. Pag may bumibisita, talagang hindi na siya magtatanong, hindi, babasahin na lang niya. So, meron ako hinanda dito. Marami. Ito. Gaya nito. Silver Frost. Wandering Joe. So, kasi hindi mag-cast siya, wand na lang. So, ang pagkakaalam ko sa ibang Wandering Joe, iba eh. So, ito pala ang totoong pangalan niya, Wandering Joe. So, ito, Glossorium. Diba? So, ito na yung mga name tag na ginawa ko mula sa mga patapon o mga recycled na mga bagay. So, gagawin natin, ilalagay natin ito sa halaman. Diba ganda? So, isa lang ito sa napakaraming pwedeng gawin. Alam ko naman na merong binibinta online, sabalit napakamahal. Minsan din, wala. So, ito na ngayon ang binili natin kahapon ng mga halaman. So, titingnan natin kung naalala ko pa ba ang mga pangalan nila. So, isa-isa natin kilalanin. Mag-unbox. Mag-unbox. So, ito, number one, pangalan daw nito ay si Empress. Yun, may presyo pa, 800 pesos. Ito na yung Empress na ginawa natin. So, ilalagay na natin. Ganda, bright idea! Twing! So, ganun lang, oh. Diba, hindi na tayo mahirapan sa pangalan ng mga halaman. So, kung mag-vlog man tayo, may magtatanong man sa atin, so, alam na natin. Pangalawang halaman na binili ko kapan, ito, diba? Ang pangalan nito ay ito. Meron ako hinanda dito. Calathea Freddy. Di ba ganda? So, nakita ko sa online, mahal. So, eto na. Ilalagay na natin yung pangalan niya. Ayan, Freddy. Di ba? Galing. Yan na ang silbi ng ating ginagawang name tag sa ating mga halaman. So, hindi na tayo mahirapan talaga, promise. Yan. Hindi na natin na makakalimutan talaga ito. Pero itong dalawa, for sure, hindi ko alam, nakalimutan ko na talaga, promise. So, tingnan nyo ang halaman na to. Medyo mabalahibo ang kanyang katawan. Ito, ang dahon naman niya. Ewan ko anong pangalan. I-re-research ko muna kasi nakalimutan ko talaga, grabe. Matanda na talaga ako. So, ito pa isa. Ito pa, philodendron daw ito. Ewan ko kung ano. Hindi ko rin alam, promise. Sorry na po. So, talagang sa ating ginawa ngayon, sa ipinakita ko ngayon, talagang napaka-importante na bigyan natin ng name tag ang ating mga halaman para naman magkaroon tayo ng ideya o matulungan natin ang ating sarili na matanda ng kanilang pangalan at gayon din ang mga taong nagtatanong. So, ito pa. Itong mga hinanda kong name tag, ito yung most frequently asked na mga halaman sa akin. Ngunit hindi ko masagot-sagot. So, dahil sa ni-research ko na, so, gagawin natin, mag-tutor tayo dito. Tapos, i-identify natin ang mga halaman na nakasulat dito sa ating name tag. Isa yan sa mga halaman na tinatanong anong pangalan, hindi alam. So, ngayon, lalagyan na natin ng pangalan. Ang pangalan niya ay... Wait. Ang pangalan niya ay Silver Frost. Itong pangalan niya, Silver Frost. Yan, ilalagay na natin siya dyan. So, ngayon, kung may magtatanong pa naman, so, ayan ang kanyang pangalan. Galing, di ba? So, hindi na tayo mahirapan. So, sa iba pa, next plant, yan ay tinatawag na Wandering Joe. So, yan ang Wandering Joe.
Yung spelling na pagkakaalam ko na naipakita ko na to sa vlog, ngunit iba ang nilagay ko. Sa ang pangalan niya pala is Wandering Joe. Oh, yan oh. Yan na ang kanyang name tag, ang kanyang pangalan. So hindi na siya mawala. So kung meron talagang magtatanong, ayan, alam ko na. Next na halaman, bagong-bago ko palang nabili, ngunit mayroon na rin nagtatanong dahil sa ganda ng kanyang dahon. Yan oh. Tapos yung likuran niya, pink. O yan, baby pa kasi yan na dahon na yan. Mga magtatatlong linggo pa to. Ang tawag pala niyan, yan ay Glossorium. O, Glossorium. So yan na ang kanyang name tag. So ilalagay na natin ang kanyang pangalan para hindi na siya mawala at talagang magkaka-ID system na siya. Naisali na siya sa ID system. Yan! Glossorium! Na malaki ang dahon. Dalawa lang ang kanyang dahon. Ngunit may pausbong na isa. Ngunit hindi pa nagpapakita. Medyo shy. Next na halaman na talagang hanggang ngayon, iba-iba ang pangalan sa mga bumibisita dito. Iba-iba ang kanang ibinibigay na pangalan. May iba is Red Orlando. Alam naman, Ororoho, Ororoho Congo. Ayan. Ngunit sa ngayon, ang ilalagay lang muna natin na pangalan ay ito. Wala pa talaga makapagbibigay ng tamang identification ng halaman na to. Ayan, Ororoho. Ayan. Pansamantala lang yan ha, pwede nyo i-correct, pwede nyo itama ang ginagawa ko sapagkat sa totoo lang hindi ko talaga alam ang pangalan. Next na halaman ay itong Mayoy, ang Mayoy na meron na talaga siyang baby. O yan, magwa-1 year na siya dito sa aming bahay. So balit, talagang palagi ko talaga siyang makakalimutan ang kanyang pangalan. O, meron ako nabili dito na kapareha. O yan, o pareha niya, bagong bili ko yan mga 1 month ago. Akala ko wala ako nito, Mayoy. So meron pala ako nitong malaking Mayoy. So ito ang kanyang pangalan, ayang kayang kanyang ID. So nauna na siya sa atin sa programa ng gobyerno na ID system. So yan si Mayoy, di ba ganda? Ganda pag may name tag ang ating mga halaman. So sure na tayo dyan. Last, ang Dark Lord. O yan ang ating Dark Lord na medyo may malaking dahon talaga. O tingnan nyo, top cut, bagong tanim ito, mga mag-iisang buwan higit. So pero ito ay tubong-tubo na siya. Yan ang mga ilan lamang na ginawa natin na name tag at ilagay sa kanila mga kanya-kanyang mga pots na mga halaman kung saan medyo hindi na tayo, yan ang paraan na hindi na natin makalimutan ang ating mga halaman. So maglalagay pa ako ng mga iba pang name tag sa mga halaman dito na talagang nahihirapan akong pangalanan sila at kilalanin. So maraming salamat sa pakikisama nyo sa akin at naway may natutunan kayo. Sa hindi pa nakapag-subscribe na aking channel, please do subscribe my channel. Libre lang po. Of course, please push that notification bell all, dapat may all para ma-notify kita kung meron akong bagong videos. At lagi lang nating tandaan na lagi lang tayong masaya at positibo sa buhay sapagkat ang may masaya at positibo sa buhay ay may magandang pamumuhay. Always remember, God loves you and pataka na Zen. Loves you. Bye-bye.